number one. We are at game number one ng ating ESL One Katowice 2019 group stage. Group A, this is Gambit Esports versus For the Dream. And again, this is a best of two and this is our game number one. I'm your caster G. And I'm Chris. And dito kami. What's up? Energy. Energy! Woo! Mga PFN kayo. Wala na boss, pero... No TNC, no liquid. Dota. Dota. No TNC, no liquid. So, no TNC, no liquid. Ah, nalagay, nilagay ko sa option. No TNC, no liquid. Inunahan na namin. Wala si Miracle, walang TNC. Unahan na namin kayo. Ah, Gambit number one, ewan natin. Gambit number one. TNC number one. So, itong Gambit ah, so Esports with the Orson Lich, Nyx Assassin. F10K. F10K. F10K draft to F10K draft. That's For the Dream, FTD with this. THD, Jakiro, saka Shadow Shaman. THD is the twin-headed dragon na tawag sa kanya dahil sa Dota 1. It is two-headed dragon. Old school. Medyo old school. THD. Namiss ka na, THD. Si Nike, si THD, tsaka si S... Eh, si ano? Si Rasta. Si Rasta. Old school names tayo. Eh, Ursa naman dati, di ba? Ursa talaga. Si Paziwazi. Gamit eh. Shoutout po sa Ledea family, lalo kay Tita Jolly, Sabin Weekly, Lastrilla Pueyo. Gambit number one. Let's see. So, anyway, that's for Gambit is the Razor Tiny, Shadow Demon, Elder Tyrant, and Darkseer. So, first three bans na lang, focusing on the laning phase, pickups, yung pick of course, yung laning phase na sa Tiny, malakas siya dahil nga sa 3 throw. As for Razor, yung kanyang static link, SD, mga Purge, Shadow Poison. So more on that, yung kanilang first 3 picks. Visage. Ay, first 3 bans, pero to Visage para sa Gambit Esports. F10K! Yan yung Visage natin, pag-usapan natin yung nerfs. Na-change yung damage ng familiars from 20, 40, 60 to 15, 30, 45, parang ganun. Pinahina ba ng sobra yan? Oo! Winasak nila yung damage eh. Tingnan natin. So, doon nyo naman sinaktan yung Visage, pero okay lang, hindi naman ng Visage picker. Tingnan natin. 5 seconds remaining. 15 soul assumption damage per charge to 20. Ay, ito ata yung sinasabi mo eh. Di ba, mayroon pa isa pa. Radiant team back. Scroll down. Sino yun? Older updates. Familiars. Older updates. Familiar. Visage, strength gain. Ito na yung damage eh. Lumakas ako yun eh. Visage. Dota 2 update. Older updates. Tingnan naman natin ha. Inaarap natin yung Visage update. Wala, bago lang yun. It's a 21B lang yun. 21 lang yun? Pero wala na nakalagay dun eh. Baka lang ba? Check that. Balikan natin. So, Bristleback for FTD. So, yun. For Bristleback para side ng FTD. Actually, Bristleback is really good against our Visage. But the problem is, he's bad against Arusa. So, Arusa, he can lane safe lane, he can lane off lane. It will be a pretty good time for him. Kasi yung problem, yung dalawang supports is pretty good against Arusa, which is the Shadow Shaman and our Jakiro. So, Jakiro, really strong laner. Yes, dual sir. Breath. Sira ka agad yung ano eh. Yung playstyle ni Orisa na rundown, fast attack speed. Dual Breath slows both movement speed and attack speed. Shadow Shaman naman, hard CC. Shackle Hex. Okay, so for the Dream, they picked out this Beastmaster. So, this is a mid lane Beastmaster or even the... Mid lane Bristleback, pwede rin. Yes, they can do anything. Flexible. Pwede rin yung mid lane life stealer. So, very flexible sila. So, siguro gusto nilang i-abuse yung weak laning phase ni Visage from level 1 to 5. May nakikita ko, ipipick nila. I see the patch. I see Timberso. Oh my god. Timberso would be the best pick dito para sa akin. It's either Timberso. Well, there's no more Medusa. We will see a Timberso here or even the Outworld Devourer because 3 strength heroes. And Timberso and OD is pretty good against these 3 strength heroes. I predict something like a Timberso. Tingin mo. Pero most likely Timberso OD. Ano pa ba pwede? MK? MK. Yeah, MK, Timberso, OD. Those 3 heroes most likely will be picked here. Pero I really want to see the Timberso. Okay. So let's see kung ano mangyari sa ating game number 1 ng ating Gambit versus For the Dream. So, as for their standing sa game natin. Okay. Ayun, na-close ko lang pala yung ating Liquipedia. So, standings.
Oh, so for the side of Gambit, 1-1 pala sila kanina ng Forward Gaming. For the side of FTDC, 0-2 sila sa Mineski. Okay, so Tidehunter. Okay, tao lang, nagkakamali. Defect out the Tidehunter. Well, Tidehunter is okay. I think okay rin Tidehunter kasi puro melee heroes ng side ng For the Dream. Well, actually, hero talaga ni Dasakto eh. Yung ating Visage is, ano ito, comfort hero niya. Pero let's see, kasi... So, mid yung Ursa. Na mid lane Ursa. Mid lane Ursa. Safe lane yung Visage. Well, they can still play this as a Visage mid lane if they want to. Switch on the heroes. I mean, players. Tama. Good. So, hindi, it's possible na they're laning the Visage sa top lane kasi gusto nila i-lane yun against our Beastmaster. Because if we're laning the Visage against the Bristleback, that's bullshit. Ay, sorry. Shout out sa tropa kong si Jomar na nalo sa Swertres. Sana mabalatuhan kami. Sana kami din. Tumatanggap po ako ng mga stars. Pariya. Stars na lang, stars na lang. Stars, pwede rin stars. Oh, ano yan? Oh, yan, dyan sa Samsung Lakapas, manggugulo ka na naman dito. Bullet mo. Hingi ka na lang balance kay Jajun. Anyway, guys, this is our game number one ng ating Gambit versus For the Dream. Let's see who win this. Mananalo ba Gambit dito or For the Dream? So, in terms of draft Gambit Esports, yung goal naman talaga nila dito is to siege with the Visage Familiars eventually. Yes, sir. Yun. For the Dream naman, to get this 96 slotted, win the team fight. And roll over the lanes. Yes. Might see Lifestealer with Radiance. Well, I don't think there's a good Radiance game. Tingin mo? Radiance game pa rin. I think okay naman. Kasi Radiance yun nga. Yung missed chance for the Ursa. From yung Gravekeeper's Cloak mawawala, matatanggal. Tapos yun. I guess really good Radiance game pa rin. Oo, okay lang naman. Pero yun, mas tips on to BT Faded. Ah, ba't agad ang tip kay BT Faded? GLHF mong away nila si BT Faded. Well, BT Faded is a C player. Southeast Asian player yan, si BT Faded. I think he's Malaysian. Mineski vs. OG, dun po tayo sa kabilang stream. Pero yun, nandun sa kabilang stream, nandun nga sila. Mineski vs. OG. Na kay, ano nga. Oh, bawal yung sinasabi nun. Report nyo nga page nun. Bawal sinasabi nun. Nag-drop ng names. Okay, anyway, pakalala mo na sila. Sila, mga nakalimutan natin. For the side of Gambit, it is FNG, Honest Lich, All Aki, Jim, basta yun, Tidehunter, si Old, as for the Ursa, it is Afuni J, Immersion, on the next Assassin, and the Sack, playing at our Visage. Okay, for our dire team for FTD, hindi ko mabasa yung Chinese. Sorry. Si, basta siya na yun. Yan, si Chinese player. Sorry, Chinese ako, pero hindi ko pa rin mabasa eh. Yan, so... Same na lang. Tawagin natin siya same sa Beastmaster. YRG? Yes. YRG on the Bristleback. QYQX. QYQX in his Jakiro. Tapos si Faded on the Lifestealer. And, sino? Si James. Napakaganda pangalan. James, Shadow Shaman. Napakaganda pangalan. Sobrang ganda ng pangalan ni Shadow Shaman. Ang hirap na mga pangalan na to. Challenge yan na to eh. Maganda pangalan, James. Palitan sino ba nagpapangalan na ganun? Palitan nga natin pangalan natin pag maglalaro tayo next time. Pag kinakasta. Pero ito, mid lane, it is the Ursa against our Bristleback, which I think this is an Ursa winning matchup. But Bristleback can still win this lane depending on how we play this game. Oh, actually, I like the Ursa in this matchup. Pero compared to a side lane, maikli lang yun yun eh. So parang it's easier for the Bristleback to hide under the tower. But actually, they are switching lanes. So basically, they don't want the lane to lane the Lifestealer against our Visage. They're avoiding the tri lane. Well, actually, this is still good for our Tidehunter because Anchor Smash is really good against our Lifestealer. Pero sa top lane dito, pinapasok nila si James. James, one hit and makikita na nga nila. And that's the first blood para sa side ng Gambit natin. One napakasaya. One out of ten. One out of ten na tayo. Napakasaya. Sa mga idol. Mga idol, pasyalat naman po sa mga Night Shift Gaming dito sa T-Back Lady, especially kay Tambor Isaiya. Sabi ni Vincent San Corridor Tan, napakahaba ng pangalan mo, parang pasensya ko, Vincent. Pero ito ngayon, it is the Research and the Leech against our Beastmaster on the top lane. So talaga ito yung draft ng Gambit Esports na na-notice ko last time na kinask ko rin sila. Paborito nila itong pag-try lane with the Visage. So, siya try lane nila itong Visage. Kaya, ano, tinitake advantage sila ng si Visage. Meron siya slow na matagal. Slow, may nuke. May nuke pa siya. Malakas naman siya mag-try lane. Like nung Dota 1 Grease.
Dota 1, early Dota 2, Visage was a tri-laner. As a support naman lahat eh. Ngayon, ay, nasa core. Kasa core. Sila. Oh, kasi tama. Napakalakas ng soul assumption niya talaga. Ah, tama. Actually, ninerf na nga yun. Hero sa top lane natin. Malaki pa lang kill potential nila dito ha. Kasi they can just stun, frost armor, Rage shield. May burst pa sila. Oh, and they have a lot of burst. Kaya kailangan mag-ingat dito sa'yo ng FTD. Eto, piniping na nila si Beastmaster. Pero easy lang. Easy ka lang. Pero si FNG dito, level 2 na tong leech natin. Kaya kailangan niya mag-ingat dito. Kasi plus 1 slow pa to. So 3 slows lang meron sila. But our bottom lane, muntik na mamatay doon si Tidehunter ng ating leech, ng ating Jakiro and our Lifestealer. Pero napakaswerte. Boss, kilan po laban ng Fnatic? Kilan po laban ng Fnatic? Wait lang. Eto, tinan natin ang laban ng Fnatic. I think tomorrow yung laban ng Fnatic. Na Group B, tomorrow group B. Tomorrow yung Group B natin. Pero, ito top lane natin. Eto, they are trying to go on our Beastmaster as, again, stun will connect and a Frost Blast will help to secure the kill. So, that's 2-0 na. Yes. Para sa inang gamit. Yan yung design nung tri-laner is to get the kill. Patay lang ng patay. Tapos ito mid lane natin, si Apo DJ is just hitting onto YRG. Ito na nga yung Furious Wipes natin na stacks. Well, pinahina na nga ito eh. Like, dati kasi sobrang tagal bago mawala na ito, diba? So, binalik nila yung parang 8 seconds sa level 1. Pero pagdating ng level 7, back to 20 seconds yan. Tama lang, binalance lang nila. Dati kasi 20 seconds talaga siya magdamag eh. Pwede mo tama ng apat na beses tapos kailangan one creep wave yung mamimiss mo eh, for sure. O dati ganun, di ba? Oo. Pero ngayon, medyo umokay na. Pero ito top lane natin, tatago lang sa immersion dito. Maybe just trying to wait for them to go down the lane. Stun na naman, cross blast, cross armor. Let's see. Ito yung ating Shadow Shaman, nakikita nila na napakalalim. Pero naso slow siya ng boar and the right legs come from our Beastmaster to stop immersion in his aggression. Meron din si James, medyo malalim siya. And the stun will hit on to James. James, meron siya, hindi siya naglalagay pala ng spell dito. Actually, ayaw nila mag-commit kasi may eclipse dito eh. Hitasak. So talagang, di naman sila pressured to make a move now despite na tri-lane sila. Kasi yung creep equilibrium nasa side na ng tower nila. So, nadedin ay hitasak yung buong creep wave. Yes. Ito, shoutouts nga pala, Kuya Ken! Alam mo na, Kuya Ken, ha? Alam mo na! Ito, Jakiro teeping onto our top lane. So, Jakiro Hill will try to help them din sa top lane. Pero si Immersion dito, naka-frost armor na naman. And the stun will hit onto our Beastmaster. Pero dito si Shaman with the shackle onto our Lich. And Lich will fall. Immersion, medyo delikado rin siya dito. Rylix, napakasakit. At na-slow na rin siya ng boar. Pero nice job from Immersion to save one point para sa kanyang Spike Carapace. Ito. So, tri-lane versus tri-lane naman. Yun, medyo pantay itong tri-lane versus tri-lane. Kasi itong Beastmaster, kahit na single target siya, may boar siya to help versus tri-lane. May vision din siya. Pero ito yung mid lane pala. Nahihiraman pa si Apo Ninja dito. Kasi na si RYRG, nagagamit niya yung mga runes. Yung mga runes. Una, nakakuha siya ng regen. Then next, nakakuha siya ng arcane rune, which is pretty good for him. Pero, Bristleback has this natural, yun nga, natural na sa kanya to shove the lane using his Quill Spray. So yes, talaga makukuha niya yung priority pagdating doon sa runes. Pero yung 3 bounty runes will go for the side of FTD. Kasi na-own nila tong top plus dito sa baba, ating isa lang sila. Tama. So bottom lane, I think this would be fine na sa ating Lifestealer kasi na nakaligtas na siya doon sa early na pressure na dinidish out ng Tide. Sell. Bye. Oh, diba? Nakikinig? Yan is Coach G. Magaling. Coach nyo na ako, bumili ka Midas. Ayun na nga. Galing. Hindi na coach yun, parang yung robot ko na yun eh. Bili ka Midas, pindutin mo to. So for our top lane, so the rotation ng Jakiro, nakakatulong sa top. Na tri-lane versus tri-lane na sila. So, they want to help this LD kasi sila yung stealer sa bottom lane. Mababa naman kill potential ni Tidehunter kay Kalei Stealer. Actually, there's no kill potential. Kahit sabihin natin may Ravage, sino makapatay yan? It's quite impossible. So, from both sides, walang kill potential. Ito yung medyo yeah, traditional ito. 3 nakakuha to 4 nakakuha pa nga ng haste to si Apo Ninja, so this is possible. Makakuha, makakuha sila ng kill! At ayun na nga, eto top lane. Di nila alam na may haste dito yung ating Ursa. They are trying to find some targets here. And here comes the Frost Armor onto our Lich, onto our Jakiro. Jakiro medyo delikado na dito. Pero eto yung Ursa natin. Nakashackle ating Shadow Shaman. Makulit ka. Eto ikaw na lang. And Shadow Shaman will fall here as well as our Jakiro. One more hit, two more hits. And Jakiro will fall as well. So that's a 4-2 para sa ng ating Gambit. Eto yung ating Ursa. Actually, kung titingnan natin ang network charts natin, na top 1 network natin is our Bristleback. Actually, Bristleback is winning against the Ursa. So actually,
in terms of yun nga, sinasabi natin yung lane kasi sobrang ikli. Kaya lang niya i-push to tapos mag-jungle na rin yung Bristleback. Wala masyadong pressure kasi ang ikli nung lane eh. Kaya yung tumakbo kagad sa tower. Tsaka ito, kinahina pala ni Ursa. Hindi na siya as strong as before na sobrang lakas sa lane. Kasi yung Furious Webs niya, 8 seconds lang. Wala agad. Parang ano lang, may inang burst. Saka pag tumatalikod siya, yun, bumabalik lang rin yung damage eh. Pero ito, dinadive na ng ating Bristleback yung itong Ursa na sa mid lane. Medyo delikado siya. But here comes the rotation coming from Arliss. Frost Armor, Frost Blast onto YRG. Apo DJ, ito na, napakamit na siya ng rage. Two more hits, one more hit. Coming from Apo DJ. Oh! Namatay pa nga si Apo DJ. Pero yun, 5-3 na ating kills. So yun. So, 7 minutes into this game. Pantay pa ating net worth. Medyo, may konting lead yung side ng Gambit. Pero 5 kills na para sa Gambit. Yun yung importante eh, no? Hindi naman din. Takto lang. Kaya sa Dasak, meron siyang metal. So, magagamit niya ang metal just to clear the boards. Yun lang itong bottom lane. Ayun lang, ating title hunter is getting close to his lads. Yeah, si lads. Pero problema dito, the lifesteer is going for a Midas. Well, itong ang title hunter is forced to go into a blood. So, eventually, manadala itong lifesteer in terms of farm. Oo. Pero early game strat naman to kay Tide Hunter. Like, when he gets the blast, they can pressure towers. Meanwhile, etong lifestealer natin, magpa-farm pa siya na magpa-farm up to the point na magka-item siya. Like the Radiance. Which, I think, yeah, he is going Radiant this game. Pero eto si James. Makita siya ng ating Lich na naka-NB. Dasak, wala pa siyang ulti dito. Well, yung power spec ng ating Visage, well, you know, guys, syempre sa kanyang summon familiars. Which damage, 2040-60 pa rin. 2040-60 na dati yata. Hindi ko sigurado. I'm not a message speaker. Pero sa mid lane, namatay nga doon si James. So that's 6 kills para sa ito. Ating Gambit! Oh, pero FTD, FTW, mas wet ko lineup nila. Ewan natin, boss. Pero ewan. Hindi ko sure eh. Kasi like, well, actually, I like the lineup ng FTD din. Kasi pag tumagal tong game na to, mas okay yung lifesteader na naka-radiance para sa akin. Pero may plano din naman yung Gambit. Plus si Bristleback na maraming item, like, hindi siya mababurst down ni Ursa. It's gonna be a problem for a side of Gambit. They need to own the mid game. Well, let's say the early game, ito medyo na magagawa nila paraan, pero they really need to own the mid game. If lifesteader gets space in Bristleback as well, dalawa kailangan na lang targetin sa teamfight. In terms of Bristleback, pag inataka siya ng Visage natin, maubos ng lahat ng familiars niya. As well for a lifesteader na may radiance, it'll be a problem as well. Pero to level 6 na nga natin, ito na si Dasak. Mayroon na siya mga summon, may ibon na rin siya. Pero ito, here come the stun. Come from immersion onto our Shadow Shaman. But I think easy lang naman. And dito si ating Beastmaster. Ito na, tinitira na nga ng ating familiars. Pero ang hina pala ang damage niya. No? Nabablock ko siya ng Stout Shield ngayon eh. Ha? Oo. Oh. Kasi 20 na lang eh. Pero sa bottom lane na, doon nasulo kill. Oh yes, nasulo kill ni Lifestealer doon si yung Ursa, yung ano natin, Tide Hunter. Nangyari sa Dota 2, nasolo kill yung Tide ng Lifestealer. What the fuck? But here sa top lane natin, the stun will connect onto our Bristleback. Frost Blast onto our Bristleback and may tumbo stuns. Oh, si Immersion dito, sinugal ang kanyang buhay Immersion. Mapapros armor, pero here comes the Shackle to secure the kill onto our next assassin. My God. My God. So that's 6 kills for the side of Gambit and 5 for the FTD. Bago yung change of plans. Pero, nag-change na. Bumago pa. Pero ito na nga. Our Ursa here is going for a Midas. So, once secure the late game. Kasi alam niya yung early game niya, nag-fail na siya eh. Ito, Leshak natin. Our Visage dito is going for a Dominator. Which will help him sa early game. Pag hinahilight mo ba yung skill, makikita mo yung change? Hindi na. Hindi ka na? Pag hinahilight mo, makikita mo ba yung kill update? Hindi na. Hindi na. Ayun o, pinatanda na, damage reduced. 220-40-60. Pero sa mid lane natin, nandito nga, they are trying to kill James dito. Tatama pa nga ng ating James Ross. James, here comes the shackle onto FNG. FNG, medyo delikado, isang putok na lang, mamamatay siya. But here comes the stun. And here comes the Icepad coming from our Jakiro plus the dual breath. Pero medyo easy-easy lang, nandito na rin natin, Tide Hunter. Papasukin niya! Pero ito kay Tide Hunter natin, meron ng Bloody Mist and rotation onto our mid lane. Wala nga siyang Ravage. Level 8, wala siyang Ravage. Oh my God! Very greedy to. For lane lang talaga tong build na to. Backstroke. Ito nga tinatago natin na backstroke ni Kuya. Tagi ka na Ravage. Ravage! Uy! Ayaw pa rin maglagay na Ravage. Gash pa rin yung pinili niya. Gash, no? Tagal! Ang tagal na kaya
grabe. Hinahantay kami lagi siya, grabe. Hindi siya, di mo siya naglalagay kasi malay mo, gush lang kailanganin niya. So, he's not putting up a point on to our Ravage. For now. For mid lane, Apo Ninja is Midas is up. But actually, ba't kaya nila mas pinipili ang Stout Shield and the Wailing Blade instead of our Magic Wand? So, siguro kasi more of farm-oriented. May stats din naman kasi yung Magic Wand eh. Same shit lang eh. Pero ito, top lane natin is being pressured by the Sack. So, tier 1 top lane, nababawasan ng sobra-sobra. Immersion here, makikita niya, nagro-rotate sa YRG. Par, bakit patay niya, par? Diablo yan! Pag-usapan natin itong break ng Vendetta. May break pa nga lang itong Vendetta. Pwede mag-break. Parang kami. Pero ito na nga, here comes the break come from the Vendetta. And here comes Ursa. Galit na galit si Ursa. He's eating out our Bristleback. Pero si Bristleback, here comes the roar coming from our Beastmaster. At pinapatigil niya lang doon yung ating Ursa. So, wala yung damage doon. Yung Bristleback would be fine. But here comes the rotation. Here comes the Frost Blast. And a chain from Salvinus. Magbabounce pa Bobby. And here comes the Ward usage coming from James on the Immersion. Immersion dito mo. Mamamatay na. Mamasado niya lang kinalingan. Tinitira nalang Bristleback. Very wrong. Siyempre, naka-milty. Hindi tayo milty, par. Kung alam mo lang, hindi kasi pwede sabihin ito. Basta Berry Blast. Hindi na lang. Berry Blast tayo. Berry Blast. Hindi pwede sabihin kung ano to, but Berry Blast. Pero ito si Lich natin yan. So, Arcane Boots, which... Actually, yung Lich ngayon, kung napapansin nyo, hindi na siya nagtatrangle boots. Kasi wala na siya nung Dark Ritual. Oo, wala siyang mana regen ngayon. Tsaka, magastos pa rin siya sa mana. Like, tinan mo, every 100. Skill, 100 mana, 200 to, yung para Chain Frost. So, he really needs the Arcane. Dito siya Lich. Ito, mukhang mag-group na sila with the Tidehunter. May Ravage na ba? Yun, wala pa. Hindi pa siya naglalagay. Actually, level, dalawa ng skill point niya. Oh, sabay! Sabay, sabay, parang kami. Ito, detach muna nga talaga na. So, they want to just get some trades. Ayun nalang labanan yung Tidehunter plus the Visage dito, which is a good decision coming from the side of FTD. Ursa outer mid lane, he might try to go for something here. And here comes a TP coming from our Lich. Pero naslow na din si Ursa. And here comes a Shaman as well. The Ice Path will connect outer Ursa. Pero ito na ay ating Frost Armor. And here comes the Enrage. At nahigop na yung Jakiro. Jakiro, one more hit. Mamamatay ang Jakiro. So that's 8-6. Para sa halik ng ating gambit. Pero ito, bottom lane natin. Here comes our Bristleback. Just pressuring the tier 1 tower onto our bottom lane. Pero ito, nagsiscan na nga yun. There onto the Rose Pit. At nagro-rosa na nga dito yung Tidehunter natin. As well as our Ursa. I think this is okay kasi meron silang Vlads. Plus meron pa silang Ravage. But the problem here is, alam na ng side ng EFT dito. Dahil nga doon sa scan, tutuloy pa ba nila to? Wala ka ulti, par. Medyo pagkakamali to. Par, tama na muna. And here comes the Rage. Meron din siya nag-slow muna. Rage usage agad. Napaka-aga niyang ginamit yung Rage. Meron pa Ravage dito. Tidehunter na. And the Ravage. And the Chain Frost. Mamamatay agad yung ating Beastmaster. Dito sa backlines. Here comes our Visage. Papatay yung Shadow Summon. And that's... Mag na game? Di pa. Yung Roshan. Nahuha ni Apo Ninja. Dito. Apo Ninja trying to kill our Bristleback. And Bristleback will fall as well with the help of Enrage. Jakiro. Dual Breath just trying to delay the inevitable. Pinapush siya yung wave. Pero Jakiro will fall as well. So 12-6 na para sa inang gambit. Nice. Ayun na. Buhay na buhay tayo doon. At ito, tier 1 tower sa mid lane will fall to the hands of Gambit. Busy. So ito, mid lane tower natin for the side of Gambit. Makukuha nila agad. Plus yung Roshan, napakarami na nila nakuha doon. Radiant's bottom tower is under attack. Sayang. Sabi natin, medyo naman na tayo. Wala tayo masasabi. Pagkatapos yun, parang, oh, yun na. Yun na. Back parang to farming to everyone. Back to farming. Well, I think that binigay na lang ata. Pwede, di, pwede rin kasi ilaban talaga ng sign ng FTD yun eh. It is possible yun. Kasi nakapag-send yun. Kasi good positioning. Lahat sila nakapag-send for that. Lahat ang teamfight na lang. Early teamfight. Like Steeler nandun. Baka wala ka naman item yun. Ano ba, papalo mo sa kanya? Hand of Midas mo? 40 attack speed. Hand of Midas? 15% movement speed, okay. 18 damage, lakas. Parang tatlong blades of attack lang. Ngayon nga yung problema natin kasi yung gold lead nitong Nikes, nasa ano pa rin? Sa Midas lang. Saka na sa banko pa eh. Oo, naka-invest pa. Naka-invest na yung pera niya eh. Hindi pa niya withdraw eh. Pero ito si Immersion, naka-vendetta dito sa bottle drain. Actually, mapapansin mo ito ginagawa niya. Nakatabi. So, surely he's gonna go for earn. Yes. Para sa earn yan. Mapaisip. So, very interesting tong build na to ng next assassin natin. Na max yung Karapis. So, para to sa Bristleback. Oh, para sa Bristleback. Kasi sure stun to sa Bristleback. Yun ang Pero eto, yung ating
Nandito yung ating next assassin with the stun. Oh, to Beastmaster dito. Will possibly die. Here comes the roar usage. Oh, to next assassin. Pero tatakbo lang siya doon. Actually, I think that was worth it kasi napagamit ng roar. Plus, sa top lane natin, napatay nila yung Jakiro. So, Jakiro namatay din. Here comes James with the voodoo and our serpent ward usage. Pero di si James ginakad natin ni Afo Ninja. Afo Ninja, si VT faded. Ito, nananampal na naman ang Midas. He's trying to kill FNG dito. Here comes FNG with a sinister gaze. Eto si Afo Ninja, tinitira niya yung nananampal ang Midas. And here comes overpower at yung ating mga Fury Swipes. Nani Afo Ninja, wala siyang enrage pa dito in around 5 more seconds. Here comes a double stun come from the sack onto Jakiro and our Bristleback. So that's a triple kill for Afo Ninja. At nandito na rin si, si ating Immersion. Dito mama yung kanyang ano. Carapace kasi meron ano eh, may break eh. Afo Ninja, may enrage pa dito. It's possible gamitin niya to. Here comes the hits come from Afo Ninja. Pero the Aegis will be pop. Immersion, meron pa siyang fight carapace. At ayun, gumana na. But James nandito, pumasok na naman sa mundo ng laro. Namatay na naman siya. Immersion with a stun on to our Bristleback na naka-Crimson Guard. Afo Ninja, he will have his Blink Dagger up in a few more seconds. But here comes the Grave Chill on to our Beastmaster na tinitira lahat. And as close and a little bit more hits coming from our Ursa will be enough to take that kill. So, good use of their Aegis yun. So, ginamit talaga na yung Aegis for that. Napaganda. Salvage nila yung teamfight na yun. Na, yung Shaman, namatay pa ulit. Namatay ka na, nabuhay ka na, namatay ka pa ulit. So, napakalaking bagay no para sa inang gamit. And that's a really bad decision coming from the FTD. Kasi hindi nila nahito yung tower push. Yung talaga, bumalik lang si Dasak sa taas. Push na dito ka. Oh, like, man, may Aegis yung kalaban mo. Doon pa lang eh. Nalaban ka? Tapos may Ursa? May Tide? Actually, wala pa silang Ravage nun. They were able to win all those fights. So, Sentry Ward placage sa mid lane natin. Nakita nila yung Nyx dito. Nyx rotation. Actually, pinning pa nga nila to eh. So, Sentry Ward, madedetect nila. So, it's possible na mag-place rin sila dito Sentry Ward onto the back of their tower. Nangiinis lang. Pero, nakita rin naman siya eh. It's fine. Na-life stealer natin dito. Malapit na mabuo ang kanyang Radiance. Hindi na siya mananampal ang Midas. Parang naka-gauntlets lang eh. Naka-golden gauntlets. Wala kang spada na, gauntlets ka lang, lumalabang ka. Next assassin, ito, he has a power threat actually. So, he's planning to right click. So, going later for that, game. Zero for that HP. Possibly for that HP. May maganda rin naman kasi itong power threats. Agi for the movement speed, attack speed, strength for the HP, and the magic status resistance. Meron pa ba? Meron pa. For that mana regen. Magic resistance na lang pala. Yun na lang. Kasi nga, mana regen tsaka yung ano para sa ilo. Pero ursa natin dito, nag-workout yung Midas niya kasi, pero ito, here comes the stun. Oh, to Jakiro, kakat natin na lang ni Afo Ninja. And that's the godlike streak onto our Ursa Warrior. So, si Dasak dito, he has the Crimson Guard up. They would actually try here na pumush dito ng high ground, I think. Kasi wala pang item yung FTD. Actually, hindi, Radiance na pala to. So, ito na nga, meron ng espada. May espada na si Dumbo. Huwag niyo tanongin ba't Dumbo. Basta ayun na nga. Nalagyan ko lang ako. Crimson Guard going for that AC. So parang medyo closer na to. Item build na to. Champion. Maging okay lang. AC. AC is actually good. Standard, sa lifestealer kasi standard, sa right click. Oh, standard na rin naman yung AC. So mostly physical damage naman kasi ito. Makita ni Beastmaster dito. Immersion. I think he would be just fine. Yes, he would be fine. Papabayaan na lang siya dito. Pero, saan yung ginamit to? May laro pa OG sir. Yes po, yes sir. Yung OG natin nandun sa kabilang stream namin. Na si Lucify and si Kyle yung nag-cast. Lotus. Ito si Afo Ninja up na ang kanyang BKB plus meron pa siyang envy dito. So it's possible na pwede na i-go itong Bristleback. But I think that's a bad idea kasi siya yung pinaka-tanky. Possible at tatala niya dito is our Jakiro or our Beastmaster. Plus meron siyang BKB. Pero ito, kita-kita nila ito. Ice Pad trying to secure. Pero ito, here comes the Blink. It comes from Afo Ninja once again. Onto our Jakiro at patay na naman si Jakiro. That is his 7th death into this game. And Shaman, 7 deaths na rin. Happy. Tigpito na. Pero network chance natin. Ayan, nangunguna yung ating Ursa and our Visage. Let's see kung ano mangyari sa game na to. Like, ito yung ating Lichia, Zamek na dito. So, they're getting all the early items just to secure the push, di ba? Secure na yung team fight dito. Yes. Items. So,
most likely Gambit just waiting for second Aegis. Pero good decision making to from the side of kung from BT faded. He bought the Regency, bought the Talisman, so he's focusing on the onto the miss. But immersion dito, here come the spikes. Oh, nakop yung Regency ba? Isa na spikes. And here comes the ice path. That will connect onto our Nyx Assassin, maroro na nga. And the macro fire, binigay na lahat! Binigay na lahat sa Nyx Assassin natin. Lahat, roar, kahit macro fire. Lahat. Buti pa siya, binigay lahat. Pero ito nga, Rosa natin will spawn in around 40 more seconds. Beastmaster, yeah, only has a blast. He's going for a 4-stop, so saves. Saves. Siguro ito rin yung initiation niya. Pero hindi niya makakulit yung break dagger kasi... Yun nga, pag pumasok siya, hindi siya makakalabas ng teamfight nito. Kaya nga, pinasok siya, hindi siya nakalabas. Yan. Yan. Best example, pinasok siya, hindi siya nakalabas. He died. Once again. I think... I don't know, but siguro... He's expecting this game to be delayed sa ating late game kasi XP gain pa rin ginawa niya. Well, tama naman XP gain, so sumusugal na siya. It's all or nothing. Ba? Kasi kung mag-movement speed siya dito, it will, same, parang same lang, 20 movement speed lang. Parang bumili ka lang ng perip, ng ano yun, ng perip. Windlace. Windlace, yes, Windlace. Ilang bata? Mood Windlace nga, 20. Pero ito, nakikita na lang Jakiro dito. And that's 8 net for Jakiro, 282. Napakahirap kasi kailangan talaga lumabas itong Jakiro to set up wards. Pero bantay na bantay nila Immersion and Gambit. Sobrang aggressive spots. Rin kasi ni Heroes na tayo. Like, I think if Afo Ninja here gets his Basher later on, la, medyo mahirapan na rin Lifestealer natin dito. Actually, if he gets Basher, then goes for the MKB. I think Lifestealer, that will be the biggest problem. Medyo mahirap to trade even as a Lifestealer. Pero it is actually good, the Heaven Salvered against our Ursa. Plus yung mga miss, like, walang damage na mag... magda-damage kayo like Stealer, like last sila summon siya, right clicks na summon, alam ka naman mag-MKB yung mga summon ni Visage, hindi rin siya mag-MKB, might be able to get the blood turn, pero let's see. Eto si Afo Ninja, you're trying to find someone here. Dasak pressuring onto our mid lane, he's getting close to his assault cuirass. 23 minutes into this game, Immersion trying to find someone here, pero nakikita siya dito ng ating sentry as well as the wards. Medyo tayemik lang muna tayo, sir. May nagwawala doon sa gilid. Pero ito nga yung midline natin. Here come the sack. Ayan, assault cross. Okay. YLG dito. Actually, ito din na natin papansin. Actually, dalawa pa lang halberd nila. Halberd's really good against this, against the lineup ng ating Gambit. For the familiars, so, for the Ursa. Passive evasion for the familiars, tapos yung active for the Ursa. So, yes. Yung first one, tapos pag in-enrage yun, kaya pa rin i-halberd after. Di na de-debuff. Di na de-debuff to. Undispellable. Okay, tama. Is that a word? So yeah, dalawang halberd for the Ursa. So is that even a word? Undispellable. Tama ba? Tama. So kanina word of the game natin is desecrate and undispellable. Pwede. Pero ito yung ating Roshan. They are just waiting for the Rosh to spawn in which it will spawn in right now. Ito na nga yung Ursa natin. Hindi ko kukunin na lang Roshan dito pero top lane. Dito si Dutasa. Oh, yung masamo niya. Mukhang papatay yung Supri 100 pesos para kay... Mas stun pa ba? Hindi na stun. So I think we will just TP out dito. Ito yung this with the familiars drop. Hindi na abot. But I think that's the Ursa going, that's the Aegis going for Ursa na dito. Kasi alam na lang may ano eh. May Rosh. At yun nga, actually ito na yung maganda ginagawa ng Ursa. Like, you will use your empower agad. Tapos mag-hit niya naman 7, another empower agad. So, faster Roshan. I think side of FDD, they really need to fight this out. Kasi pag nag-Aegis pa to si Ursa, plus the cheese, it'll be a big problem for them. Which, yes, it'll be a big problem for them kasi hindi nila alam na may Roshan na. And the Roshan will be going for the side of ating Gambit and the Aegis will go to the Ursa. So this time, Aegis and cheese going to Gambit. Tingnan natin pag high ground na ba siya or kukunin na yung bot lane tier 2. I think they're gonna go high ground na ngayon. Kasi may card na rin kasama. Plus, assault class na si Visage. Plus, I think if the game goes on any longer, mahirapan na yung Gambit dito. Kahit sabihin mo ganyan yung net worth, it is still the Lifestealer with the Regents and the Halberd going for Assault Kiras. Actually, if he goes Assault Kiras na ngayon, tas... Actually, magkaka-damage pa rin naman si Ursa dito eh. Kasi yung item niya tuloy-tuloy pa rin because he has the Hand of Midas. At let's see kung ano mangyari dito. It is still Bristleback as well. Pero may arcane rune tong Bristleback na rin. Pero tignan natin itong ano mangyari dito kasi Ursa pa rin yan par. Kahit nasabi mo ganyan item dyan, mawawala pa rin yan. Oh, but here comes the TP coming from early to try to defend the bottom lane. Mid lane as well, pero ito, tier 3 tower nasa bottom lane.
sa top lane pa lang. Actually, kind of fine kasi doon sa Crimson Guard usage natin. Mersion trying to tank it out, pero here comes the blink in cover from our Usa with the range. Ito na ka, nasasak ng Bristle back natin, and Bristle back will fall. He does have a buyback here, let's see kung mapu-force pa nga. But here comes the Life Stealer tipping on to the middle of the fight. May Vendetta pa to, but I think he would just go back dito. Ice Path will connect on to our Nyx, but here comes the Ravage on to VT Faded, and VT Faded will fall. VT Faded may buyback siya dito, buyback ng ating Bristle back. Would be forced. Kung kailangan na mag-buyback na rin dito na Lifestealer, kundi kukulangin sila sa galing. Here comes X on Dornix Assassin, and Nashackle nasa burutan na rin. And seems like Nyx at... Uy! Jeez! 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 Gabi naman yun! At F1EJ mababa rin Jakiro. But here comes the buybacks coming from our Jakiro as well as a Lifestealer. Gito yung ating Bristleback. Mukhang mamamatay! And that's a dieback on to our Bristleback! Lifestealer dito, nasa gitna na ng ating laban. Meron siya race dito. But here comes our Ursa once again. But ang buta-dive, magda-dive na naman doon sa ating Jakiro. Ursa, galit na galit. Meron pa siya ditong basher. VT Faded, wala buyback. And the stun will connect on to VT Faded. VT Faded na bash na nga. That's a dieback on to our Lifestealer as well. So, three heroes ng side ng ating FTD na matay. SNGG has been gold for the side of FTD. So, 1-0 na. Agad para sa side ng ating Gambit. So, that... What can you say about that? Was that one-sided or nakakalabang pa bang FTD? Very one-sided after the laning phase. After the first Roshan, alam na natin saan matungo yung game na to eh. Actually, laning phase for the side of FTD, they were playing it perfectly. Perfect na yun. Sobrang perfect na laning phase. But the problem is... Yung Roshan attempt talaga, yung parang contest nila doon sa first Roshan, doon...